Whoops, carbon. A wood shaft. Hindi ka ba makapag-decide kung gusto mong gamitin shaft ay wood or carbon? Well, tamang-tamang video na ito dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa wooden shaft or carbon shaft. Ano ba talaga mas magandang gamitin? In terms of performance, in terms of features, in terms of durability and dependability, yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So sana po tapusin niyo from start to finish para makapag-decide kayo kung bibili kayo ng carbon o mag-stay kayo sa wooden shaft. Siguro guys, after ng video na to ay makapag-decide na kayo kung gusto niyo magpalit from wood to carbon o gusto niyo bumalik from carbon to wood. O dyan sa mga nagbabalak bumili, makapag-decide kayo kung magka-carbon na kayo diretso o mag-start kayo mag-wood muna bago mag-carbon. So, marahil ay tinatanong nyo kung bakit ako bumalik sa carbon. For your information, ako po ay madalang na maglaro. So, kaya I chose to go back to carbon dahil ito ay hindi prone sa pagkabaluktot. Anyways, wood shaft ay nakasanayan na. So, kahit yung mga old champs natin, yung mga champs nating iba, like Cheska Centeno, Champ Biado, Anton Raga, Bustamante, and yung goat si Efren Reyes ay wood pa rin dahil yun ay nakasanayan na. Actually, sa mga nagbibilyar at nakakaintindi, ramdam mo kasi yung hagod, alam mo kung kailan parating yung tip mo doon sa pamato. So, marami pa rin kasi sa ating mga Filipinos, they still prefer yung wooden shaft, lalo-lalo na yung mga splices. Made by Predator. So, pwedeng maliha. So, yung iba na nakakapalan doon sa kanilang mga tako, pwede mo lihahin, panipisin by little millimeters. Unlike yung carbon, di mo siya pwedeng lihahin. O kaya padulasin, lalo na kung masyado na madumi, madaming kapit ng chok, o pulbo, pwede mo siyang lihahin ng 1,000 o 2,000. Ang carbon fiber kasi hindi. Isa pa ay maganda rin ang tunog ng kahoy. Hindi ko ma-explain kung bakit. Kasi ang matigas kasi yung tunog ng carbon. So, para may tonk sound. Ito kasi, pag kahoy, lalo na yung mga sanay talaga sa kahoy, sanay na sanay sa tunog ng kahoy. O hinahanap-hanap natin. Ang kahoy din ay may dalawang klase ng variants. Meron ng splices, yun yung mga 314, Vantage, yung mga C-sharp, yan. Ito ay mga splices na parts ng kahoy na pinagdikit-dikit. Tapos, meron siya yung one piece. Yan yung mga Mess, X-Pro, Mess, Sigma Series, yung mga McDermott, yan, Nimrod, yan. Mga one piece po yan. Unlike yung carbon kasi, isang variant lang siya. So, yan yung mga advantages ng mga kahoy na shaft. Kaya, gusto pa rin ng ibang mga bilyarista. Now, ano naman ang disadvantages ng wood shafts? Madali po itong bumalaktot, lalo-lalo na yung mga napabayaan sa loob ng kotse o yan, matagal na hindi ginagamit. Kaya dapat lagi nakabitin po ito pag hindi nyo ginagamit. This is one reason also kung bakit nagpalit na naman ako from Vantage wood to carbon. Dahil madalang na po akong maglaro, so ayoko naman bumalaktot yung Vantage shaft ko. So, change it to carbon fiber. Tapos, hindi siya pwedeng mainitan. Yun nga, sabi ko nga, hindi pwedeng iwan sa loob ng kotse. O kaya maiwan na nakadarang sa araw yung casing mo nung matagal. Definitely, papasokin ng init yan, babaluktot yan. At hindi mo siya po pwedeng, pwede mo siya ilagay sa soft case. Kaya lang, pag mag-travel ka sa airport, mabalibag yan, o kaya madaganan ng mabigat na bagay, siguradong wasak ang wood shaft mo. So, kung matagal din yung nagagamit, bumabaluktot din po yan. At madaling dumumi, kumapit yung mga chok. Kaya from time to time, dapat yung binawax mo yan o lagi mo pinapahiran. Kasi pag tumagal ang chok dyan, sobrang lagkit yan at yung mga pulbos, sisingit doon sa splices o doon sa kahoy. So, sa madalit salita, high maintenance po ang wood shaft. Now, kumpara naman sa carbon fiber shaft, ito yung gustong-gusto ko. Easy to maintain. So, kumapit man ng konti yung chok, alkoholan mo lang, yun na yun.
bago mo ipasok sa case. Madaling, ang daling linisin, tissue, alcohol, okay na siya. So, hindi ko makapit ang, hindi mo siya pupulbuhan kasi nga, nagagloves ka naman. Okay, so, yung smooth transition doon ng shot doon sa daliri mo, kahit wala kang gloves, okay na okay, very smooth. Yung nga lang, hindi mo siya mararamdaman masyado kasi sobrang dulas niya. Hindi ito madaling mag-bend. Actually, hindi naman talaga ito nagbe-bend, kaya nga carbon fiber siya, matibay siya. Kahit iwan mo siya sa mainit na lugar, hindi talaga siya magbe-bend. Tapos, it can adapt to any kind of climate. Mapalamig siya, mapainit siya. Ganun pa rin yung hagod mo, yung film mo doon sa carbon fiber. Kaya, nagpalit po ako ulit from wood shaft to carbon fiber shaft. So, meron tayong as small as 11.85mm or 11.9, tapos meron tayong 12.2, 12.4, 12.5, 12.75, and 12.9 carbon fiber shafts. So, iba-ibang brand po yung sinabi ko. Hindi ko kayo na bahala mag-research ko anong mga brand yung may kanya-kanyang kapal ng tip or shaft. Kung may advantage ang carbon fiber, syempre meron din siyang disadvantages. So, one of which is yung stiffness ng tulog niya, yung patama niya sa bola, parang may pagka-tonky sound. So, bihira lang po kayo makahanap ng carbon fiber shaft o tako na tunog kahoy o yung feel kahoy. So, research po kayo doon sa mga videos ko. Meron po akong ni-review ng mga carbon fiber na feel kahoy, tunog kahoy. Okay, so hindi pwedeng maliha. Of course, carbon fiber siya, masisira po yung pinaka-coating niya. Pag nilihan niyo po yan, wag nyo siya lilihahin, hindi po siya kahoy. Okay, so hindi mo ramdam masyado sa sobrang dulas niya yung dating nung tip doon sa white ball. Yung isang disadvantage. Pero iba, nakasanayan na, depende rin pag gamay mo na. Tapos, medyo matigas ang patama niya, sabi ko nga dahil carbon fiber shot siya. So, andun yung hindi mo maalis yung tonky sound. And at the same time, pag yung loob niya, may mga tako kasi na carbon fiber na yung loob, katagalan. Nalulusaw, nagdi-disintegrate yung loob niya, kaya nagkakaroon ng tunog na lagitik. Yun yung lagitik na tumutunog. So, nasisira po yung loob, yung material na nakalagay doon sa loob ng carbon fiber shaft. So far, yun lang naman ang disadvantage niya. Please don't forget to subscribe and like, and more power sa pagpili ng tako.